Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes Santo tayo. At isama po natin sa misa natin ngayon ang ating alaala at pasalamat para sa ating Cardinal Jose Advincula sa kanyang sacerdotal na anniversary. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng itim na nasarino ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at ibang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Isaiah, gustong manumbalik ang mga hinirang na sambayanan ng Diyos sa tulong ng propeta sa ating ebanghelyo. Ang ating Panginoon ay nagpaalaala na ang kanyang pag-alay sa kanyang buhay ay mayroong magtataksil at mayroong magtatwa sa kanya. Sa buhay natin, kinakailangan tayo maging matapat sa Panginoon. Ngunit sa mga sandali na tayo ay nagkasala dahil sa ating kahinaan, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, paawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalo mong aming magampanan ang pansasakalukuyan sa pagpakasakit ng aming puong mahal upang kami paginapating magkamit ng ibinungan itong kapatawaran sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran.
Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng taba. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayunman, itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pababayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Ari namin, Hesukristo,
masunurin kang kordero sa katubusan ng tao. Hain sa krus ang buhay mo, napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagulumihan ang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad, hindi alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalapit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang may sawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang tagaingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinagpapalimos sa mga dukha. Nang makahain na si Judas, makakain na si Judas ng tinapay, siya'y umalis gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon'y mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hanapin niyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon at sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroonan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka sa pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may ialay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Ialay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, maikatlo mo akong itinatwa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Martes Santo tayo, nasa mga banal na mga araw o Semana Santa. At dahil dito,
ang ating mga pagbasa ay patungkol sa mga paghahanda sa pagpapasakit ng ating Panginoon at sa Kanyang pagkabuhay muli. At ngayong araw ng Martes, tinatawag ito ng mga Europeano na Shrove Tuesday. Kasi bukas yung Spy Wednesday. Pero sa atin, dito sa Pilipinas, tinatawag natin ngayon Martes ng Pagtataksil. Ang atin po mga pagbasa ngayon ay una sa lahat, ang ating pag-alaala sa tipan na ginawa ng Diyos sa Kanyang hinirang na bayan na ngayon ay ipinapahayag pa na isang napakagandang pangako ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Isaias, Kapitulo 46, Verso 1 hanggang 6, na Kanya pong tipunin muli ang mga nawatak-watak na bayan ng Israel at ibalik sila doon sa Kanyang bayan. At ang propeta na si Isaias ay parang palaso o dili kaya tabak na gagamitin upang gagabay sa mga tao sa kanilang buhay. Upang ang Israel ay babalik sa kanilang bayan at gawin silang tanglaw sa lahat ng bansa sa buong daigdig. Ito ang pangako ng Diyos at ayon pa sa ating Salmo 70, patuloy na isasaysay ang kaligtasan na bigay ng Panginoong Diyos. At itong kaligtasan na bigay ng Panginoong Diyos ay hindi po madaling makamtan. Kinakailangan na ang tunay na Diyos at tunay na tao sa pamagitan ng ating Poong Hesus Nazareno ibigay sa atin ang pagligtas, ang katubusan at ang panibagong buhay. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, Verso 21 hanggang 38. Itong pagbibigay buhay ng ating Panginoon ay simulan sa pinakamasakit na paraan. Ang tawag dito, ang pagtaksil. Kung tingnan po natin sa orinal na pagkasulat, itong ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, Verso 21, ginagamit po sa Versikulo 21, Kapitulo 13, Ebanghelyo ni San Juan, ang salitang paradosi. Paradosi ay isa sa mga salita na nagpagtaksil, pero mas mabigat ito. Mayroon pang isang salita sa Griego na apokalipto. Apokalipto, okay lang, easy-easy lang, pero pagtataksil din. Pero pag sinasabi kasing paradose, para itong kasama mo sa bahay, mahal mo at minahal ka niya, ngunit nagtaksil. At sinasabi pa ating Panginoon, yung magsawsaw. Isawsaw niya ang pagkain na kanya pong ibigay. Ibig sabihin, kasama niya sa buhay. Isa sa kanyang mga 12 na mga kaibigang mga apostol. Pero hindi lang si Judas na Iscariote. Pati si Pedro na hinirang niya na mamuno sa 12 ng mga apostol. Magtatwa din. Nangandakan pa si Pedro, sabi niya, na buhay ko may ialay ko dahil sa inyo. Sumagot ang ating Panginoon. At ito siguro ay sagot niya para sa ating lahat. Sinasabi niya kay Pedro, ialay mo ang iyong buhay dahil sa akin, tandaan mo. Bago tumilaok ang manok, may katlo mo akong itatatwa. Ibig sabihin dito,
hindi pa darating ang umaga. Ikaw ay maraming bisis na nagtatwa sa akin. Kuminsan sa buhay natin, hindi pa tayo nakaabot sa tinatawag na bagong araw. Nagtatwa na tayo. Nagtaksel na tayo sa Panginoon. Ang pagtataksel ay napakahirap. Sa Hebreo, ito'y tinatawag na bagad. At yung mga tao na nagtataksel ay tinuturing na napatay o sila'y papatayin. Dito ang ating Panginoon ay nagpahayag na hindi lang isang tao na kalaban niya, malayo sa kanya, mismo kasama-kasama niya ang nagtataksel. At siya pa ang may hawak ng pera sapagkat siya ang treasurer ng mga apostol. Ang akala nga ng mga apostol, kaya sinabi ng Panginoon, sige gawin mo na, dapat mong gawin, na bibili siya ng pagkain o dili kaya maglilimos. Pero sa totoo lang, ay kanyang pinagtaksilan ang Panginoong Hesus sa pamagitan ng 30 na pilak. Kung atin pong maalaala, 30 na pilak din ang ginagawa ng mga kapatid ni Jose na anak ni Jacob na nagtaksel. Parang binibenta ang Panginoong Hesus. Kung minsan sa buhay natin, parang ganun rin ang nangyari sa buhay natin. Para bang pinapalitan natin ang Panginoon ng mga material na bagay? Parang binibenta natin siya at hindi na siya tinuturing na ating tunay na Panginoon. Kaya ang salita pong ginagamit sa versikulo 21, napakatindi po, paradosi. Pagtataksel sa isang napakalapit na kaibigan. Pagtataksel ng isang nagmamahal. Siguro ikaw na pinagtaksilan ng iyong asawa o iyong mahal sa buhay, siguro maunawaan mo ang dinadama ng Panginoon na sinasabi pa dito, nagulumihanan si Jesus. Makapangyarihan si Kristo. Kontrolado niya ang lahat. Pero nagulumihanan siya. Kaya kayo na pinagtaksilan o kayo na nakaranas ng mga pagtataksil, damang-dama rin ninyo ano ang sakit, ano ang napakabigat na pinagdaanan, ano ang napakasakit na pangyayari sa buhay kapag ka ika'y pagtaksilan. Bahagi na ng buhay ng tao ang pagtaksilan. Hindi lang ang tao, Diyos na mismo ang ating pinagtaksilan. Kaya ngayong panahon ng Martes, tinatawag po tayo na tayo ay manumbalik sa Diyos. Kaya nga ang ating unang pagbasa, panumbalik sa bayan sa tulong ni Yahweh. Upang sa tulong ng Diyos, sa Kanyang pagliliwanag sa ating daan, manumbalik tayo sa Kanya. Magbalik loob tayo para sa Kanya. Iwanan natin ang dating makasalanan at marupok na pagkatao at tayo'y magsasaksi na sa ating buhay pananampalataya. At tayo'y magsimula na tapatan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating pag-ibig rin sa Kanya. Sapagkat ang pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Ang pag-ibig niya ay dakila, kailanman hindi magbabago para sa atin. Hindi tayo niya pababayaan kahit sino man tayo. Sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, buong gabang loob, nidulog natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon habang laging inaalaala ang paghihirap sa Kanyang tiniis para sa ating kaligtasan. Atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ipinagkanulo ng kanilang mga kaibigan, naway hindi magkimkim ng hinanakit, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan, naway hindi panghinaan ng loob, bagkos maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang paghihirap kay Kristo upang maranasan nila ang kapayapaan ng loob, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, sa iyong karunungan ay inayaan mong magdusa ang iyong anak para sa amin. Lingnam ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkalog mong ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amen. Mga Kapanginan, tunay marapat ni kayo aming pasalamatan sa Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang ng kanyang pagpakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan, at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa namang elsisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumita ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin sa simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niyo sin aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlayo may pag-asang sila muling mabuhay ganil lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na mga Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz, di Malay San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus, sumayin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kaluuban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang pag-ibig saan man manan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Dakilang pag-ibig saan man manan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating poong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Ibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal. Kaya't buong pag-ibig di nating mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig saan man manan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Kaming mga tumatanggap sa banal na pakikinabang ay dumulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan sa kahilingan naming ang piging mong bigay ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kayo narito sa loob at sa labas ng banal ng itim na sa inyo kami na ugnay ismita ng live streaming sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misa natin ngayon. Iwaksi na natin ang pagtataksil at pagtatwa sa Panginoon. Bagkos magbaloy-loob tayo at magmahal sa Kanya. Ngayon na po ang pabasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno na hagmasan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga lamimahin, dasalan at mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng binisyon nito naway malalang pangako ng sa binyag na ikaw iniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Poong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Iligtas mo kami sa kasalanan. Sa gisag ng aming kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.